Hey guys, I am Martha here. So for today's video, as you can see the man's title down below, there's a new skincare brand in town. So we're going to review that, which is the Hyaloo. Wait, bakit tuming kasabihin ko yung Hyaloo? Lagi na lang Hyaloo. Guys, as I've mentioned, there's a new skincare brand, which is the Hyaloo. So it's a local brand, guys, but it's made in Korea. I actually did a first impression on this on my IG account, sa aking IGTV. So if you wanna go and check that out, girl, this video is my overall review. Kaya na nga, guys, based naman sa kanyang name, Hyaloo, ang kanilang star ingredient is hyaluronic acid. Yeah, so hyaluronic acid acts as a hydrator, you know, retains water and moisture in your skin, and humectant, tama ba? So, like a sponge that attracts moisture on your skin. Over time, our skin's store of hyaluronic acid decreases. So, due to aging and exposure to, you know, stress and pollutant, you know, resulting to dry, dull skin, irritated, aging, and prone to break out. Yeah, but overall, Hyaloo is all about moisturizing your skin plus intense hydration. Ayan, so, eh, baka naman magtaka kayo kasi ako, di ba, matagal ko na sinasabi na hindi ako nagmo-moisturizer and everything because I have oily skin. Pero guys, nagpo-focus ako on hydrating my skin. Kaya excited pa rin talaga ako itry tong Hyaloo. Meron na talaga silang dalawang skincare line. Yung isa is Glow Boost and what I have here is the Aqua Plus line. Ayan, so ito nga, mostly nagpo-focus again sa intense hydration and moisturizing your skin. So, paulit-ulit ko yun babanggitin this video. So, kung gusto nyo i-count. So, itong Hyaloo Aqua Plus is with 4 times hyaluronic acid plus ceramides. So, yung hyaluronic acid, siya yung pang-hydration. And then yung ceramides, siya naman yung sa moisturizing your skin. So, I'm not so sure if that's correct, but comment down below. It's good for all skin types. Ayan. So, I have oily, acne-prone skin. If, you know, if hindi nyo pa alam. It's infused with 7 plant extract. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. No, let's go ahead and review the product. So, first of all, gusto ko pag-usapan yung packaging nila, guys. So, as you can see, it's very cute. As in, ano siya, parang may Korean vibes siya, pero may local vibes din siya. You know what I'm saying? Very secure yung packaging niya if napanood niyo yung first impression. Pag binuksan ko to, dun sa first impression, meron pa siyang seal. Pero syempre nga natanggal ko na. Pero meron pa siyang seal, tapos sobrang hirap niyang tanggalin. But anyway, at least we know the packaging is secured, sabi ko nga. Just as for its price, it's very affordable. Available na sila sa Watsons and SM Department Stores. You can also follow their social media accounts. Facebook page, you know, Hyaloo PH, and then Instagram, Hyaloo PH, and meron din silang Facebook group, which is the Haya Club. So, by the way, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Hyaloo. Hyaloo. Feeling ko ganun eh. Pero, guys, I've been using this Aqua Plus line for like, what's the date today? Yan, dito yung brother ko. So, kung naghahanap kayo ng mga art commission, you know, just DM him. Nakalagay yun sa description box. But what? June 7. June 7 na ngayon, guys. So, I guess, siguro mga 8 days ko nang ginagamit itong Hyaloo. So, naka 1 week na pala. So, as you can see, my skin right now, it's like, it's dull, it's sad, it's tired. Kasi nga, ano, gusto ko i-demonstrate din sa inyo, guys, kung paano ko to ginagamit. Bago tayo mag-proceed, of course, disclaimer lang, even though they sent me this one, this is my honest review. And again, I'm going to upload my updated skincare routine soon kasi baka, di ba, ang dami ko nang natatry and everything. Naguguluhan na tayong lahat. Magganito muna tayo. Di ba, ang lagi kong gamit na ganito is yung Melsi ko or yung headband ko. Pero ngayon, try naman natin siya kasi ngayon lang ako makakatry nito, guys. So, yeah. Ano ba? Oh my gosh, paano ba? Baliktad pala. Yes! Sobrang init! And I don't know, girl! Bakit parang ang pangit sa akin? Ang laki ng ulo ko or something! But anyway, andyan na yan. Of course naman, the first product that they have here is their foam wash, which is also the first step naman sa mga skincare, which is cleansing your skin. So this is a foam wash, guys. I think magkaiba yung foam wash sa foaming cleanser. Yung foaming cleanser is yung pinapump na ganun paglabas mo, foamy na agad siya. Itong foam wash, I think ito yung nilalather mo pa. So I'm not so sure if that's correct, but yeah. Yeah, this foam wash, you know, it's skin repairing plus intense hydration. Oh, 1 point na sa hydration.
Tapos ayun nga, lahat sila may ceramide, hyaluronic acid, and meron silang Hydra Ceramide Technology pala guys. Cleanse without stripping the skin's natural moisture ang kanyang kine-claim. So, totoo ba yun guys? Girl, it's true, period. As in, kahit dun sa first impression ko sa aking IGTV, sinabi ko yon. Like, nagulat talaga ako kasi nung nakita ko siya, sabi ko, foam wash, ay, automatic na to. Like, may stripping, ganyan. Pero paghilamos ko talaga. As in, ang soft niya, ang soft. Like, nalinis niya, pero ang soft niya pa rin. Like, eto, i-demonstrate ko na sa inyo. So, ayan guys, binasa ko na yung skin ko. And I have here the foam wash. Basa-basa pa siya, guys. Ano ah. Oops! Oh, wait lang! Ang dami kong nalagay! Parang ganyan siya, oh. Tapos, water, tignan nyo ang runny niya. So, yeah. Ilalather nyo sa palm, apply on wet skin, massage for 30 seconds, and then rinse. Ay. Tapos, very lightweight siya. Ngayon, ang dami ko lang talagang nalagay. Tapos, sobrang dali nyo lang din gamitin. And yung amoy niya, ang bango niya, guys, pag nakaganyan, hindi nyo siya maaamoy. Like, hindi nyo siya maaamoy, pero kapag talagang nilapit niya sa ilong nyo, doon mo siya maaamoy pag inamoy mo na. Ang dami ko sinabing amoy. I guess naka 30 seconds naman na. Now, let's rinse this off. Tada! So, tada! So, ayan guys, nakapaghilamos na ako. Pat dry ko na rin yung face ko. And girl, di ba sobrang linis niyan tignan? Gusto ko talagang ma-feel nyo kasi ang soft talaga niya. Hindi siya yung talagang ano, yung may squeaky clean na parang na-tighten yung mukha mo. Hindi ka, no? Para matry din ng sister ko, eh siya more on normal to dry skin siya. Pero more on normal. Pero parehas kami ng feeling, parehas ng result sa amin. Kaya, eh ako diba oily? So, ayun, for all skin types talaga siya, guys. Like, gusto ko talagang hawakan nyo. Hawakan nyo, sige, hawakan nyo. Diba ang soft? Ang soft talaga, promise. No joke. No joke. Halos lahat ng cleanser talaga ganun yung mga na-try ko. Like, may stripping off natural oils sa yung skin. Like, girl, that's my oils. Give me that back. But, girl, this one, like, hindi. Pwede mo siyang gamitin AM and PM, morning and night. And guys, ito, yung isang ganito is 285 pesos. Kung iisipin mo, may mga cleanser naman na 50, ganyan. Pero ito kasi guys, malaki na siya. Tapos, ayun nga, a little goes a long way. Ang dami ko lang talagang nalagay kanina. Sobrang ganda rin talaga ng effect niya. Kaya for me, sulit yung price. Of course, after cleanser, ang next naman is toner. So, we have the low pH cleansing toner here ng Hyalu Aqua Plus line. And ito naman, sinasabi niya is pore purifying plus intense hydration na naman. O, diba? Puro hydration nga siya. Sip. Provides extra cleansing, smooths out fine lines and wrinkles, minimizes pores appearance, and restores skin's pH balance. Sa first impression ko, guys, ang sabi ko doon, ang dali niyang gamitin. Yun pa rin talaga yung opinion ko. So, ang gagawin natin is use a cotton pad, ilagay mo lang. Hindi ko alam kung marami akong maglagay, pero hindi niya talagang gamitin. Ang soft niya. Tapos yung amoy niya, same lang din. Actually, pare-paresa sila ng amoy. Tapos, natatanggal naman niya yung dirt na naiwan nung cleanser. So far, yun lang talaga. Kasi ano, okay toner. And ito, ito rin yung maganda. No stinging effect. May mga toner talaga akong natry na. You know, diba? Stinging na parang init-init. Ito hindi. Tapos, medyo sticky ba siya? May pagka-sticky siya, pero hindi naman sobrang sticky. Ayan, medyo nawawala na yung pagka-stickiness niya, na-absorb naman na siya agad ng skin. Siguro, it's just too early to tell kasi 1 week ko pa lang naman nagagamit. Kaya hindi ako sure dun sa minimizes pores, you know, yung smooths out fine lines and everything. Kasi, girl, she's still there, but yeah, I guess, siguro konting gamit pa talaga. Plus, yung ganito pala is 345 pesos. Actually, malaki siyang toner. Pero, yeah, for its price, I'm not so sure. Kasi nga, parang, it's an okay product for me. Pero, yeah. Okay, okay, wait. So, cleanser, toner. Ang next dun is moisturizer, diba? Pero ito, ito guys, ang pinaka-favorite ko sa kanilang lahat. So, this is their Deep Hydrating Gel. So, gel siya, which is super okay sa akin kasi I have oily skin. Right? And then, guys, ito pa. Sabi ko nauna, ano to, moisturizer? Bakit ang laki? Kasi ang laki naman talaga, di ba? Tapos sabi ko, baka lotion siya kasi ang nakalagay dito, for face and body. And I was like, what? Kasi parang first time ko lang makakatry ng gel type lotion. Lotion? Hindi siya lotion eh. Gel siya talaga. That's for face and the body. And again, moisturizing plus intense
hydration talaga siya, guys. Ito naman, hello to plumper, softer, and smoother skin from head to toe. Like, girl, I guess ito try ko na lang talaga para makita niyo yung hina-hype ko. Sleep ko na lang. Girl, hindi ko pa siya pinipisel. Ganyan na siya, lumalabas na siya. So, as you can see, it's very lightweight. And, ayan, clear lang siya. Wala siyang kulay. As in, bumababa na siyang ganyan. Ganyan siya ka-lightweight. Oh my gosh. So, na-apply ko na lang siya sa face ko. Yung amoy niya, same lang dun sa iba. Alam niyo kung anong nare-remind niya sa akin. Yung amoy ng green tea serum ng The Face Shop. Aww, ang ganda talaga, sis. As in, para kang nalagay ng makapal na tubig sa skin mo. Tapos, wait, ina-apply ko na siya sa buong katawan ko. Sa first impression ko, sabi ko doon, pagka-sticky siya. Pero kasi, nag-film ako dito noon. Tapos, yung finilm ko yon, sobrang init talaga. Pero after nung araw na yon, nung gabi, tinry ko ulit to. Girl, as in, nawala yung pagka-stickiness niya. As in, nung gabi, syempre, hindi na ganun kainit. Naligo na ako. After ko maligo, dire-diretso agad dito sa Aqua Plus line. Tapos yung pagka-stickiness niya, wala na siya, guys. Wala na talaga stickiness. Ngayon, nafe-feel ko may stickiness kasi andito na naman ako, ang init na naman. So, I guess yung stickiness niya depende kung nasan ka or depende sa weather, kung mainit or hindi or what, Marvin. But again, guys, this one, yung price nito is 365 pesos. Girl! Oh, para sa akin, ang mura niya. Kasi for face and body, tas ang laki. Moisturizer ko dating, Celetec, di ba? Parang ang liit lang nun and magkano na yung ganun. And then ito, girl, I swear, ang ganda niya. Hindi lang sa face. Sa buong katawan talaga, ang ganda talaga niya. Sobrang lightweight niya. Ngayon, wala akong nafe-feel. Uy, wait lang. It was at this moment. Ooh, girl. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, pag na-absorb na lang skin. Ang soft na talaga niya and smooth. As in, he didn't pay me to say this, guys. As in, this is my honest opinion talaga. I swear on my grave. Girl, ang ganda talaga. Okay, dami ko na sinasabi doon. Enough na. Let's move on. So, they have hydrating sheet mask here. Hindi ko pa ito natatry again. I think, parang wala pa ako sa mood na itry siya. Kaya tamad lang ako itry siya. I guess, itutry ko na lang siya and then share it on my Instagram. So, abangan nyo na lang. But anyway, this is Revitalizing Plus Intense Hydration ulit. So, umiinit na ho ang camera natin. So, anyway, the next one naman and the last step, which is, you know, protecting our skin. We have here their water cream. Ayan, at first sabi ko, ano tong water cream? Tapos nakita ko yun nga, SPF 50 PA++++. So, broad spectrum protection plus intense hydration. And also, nakalagay dito, no white cast. So, massage a generous amount of cream on your face 15 minutes before sun exposure, guys. Tapos, reapply after every 2 hours. Or every 40 minutes after swimming or sweating. Ayan, hindi ko siya natatry pag swimming kasi di man ako nalumalabas eh. Ito guys is 345 pesos. Ayan. Again, I'm not so sure about the price pero kasi kung iisipin mo yung mga sunscreen, ganun talaga yung presyuhan nila. I'm not so sure why. So guys, dun sa first impression ko, nakita nyo naman, pag-open ko nito, ayan na. Hindi ko pa siya ni-squeeze but ganyan na siya guys, lumalabas na. So, ayun lang yung downside sa akin dito sa product na to. Maganda siya, guys. As in, it works and everything. Pero yung packaging niya medyo nahahassle ako. Kasi nga, di ko pa ini-squeeze. Tapos, lumalabas na agad. Kasi nga, very, very lightweight siya. Kaya siya ganun, guys. I think. As for the white cast, may napapansin akong white cast sa kanya. Pero, after for a while, pag na-absorb na ng skin ko, no, na-absorb naman din ng skin tone ko. Gets niya ba? Again, same lang din kung nasa mainit ka na lugar. Ganyan, may pagka-stickiness siya. So far, so good naman yung product. So, sobrang soft na ng skin ko. And yung amoy niya, again, same sa amoy na iba. Pero ito, may pagka-hint siya ng sunblock. Alam niyo yung sunblock pa magsiswimming, gano'n. May pagka-ganong hint siya, which is okay lang sa akin, wala akong problema doon, you know, nami-miss ko lang yung mga times na nakakapag-swimming tayo and everything. But anyway, yeah. So, tapos na ako i-apply lahat ng products and as you can see, ito na yung skin ko after. I can say that it's really like plumpy, tapos ayun nga yung feeling niya talaga, napasoft talaga yung skin ko and napasmooth talaga niya. Actually, yung result na remind din niya sa akin yung mga Korean skincare, yung glowing glass, smooth, soft
skin nila, 'di ba? Parang ganyan natingnan niya, 'di ba? Parang may glow siya, ganyan. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ay, tigil na nga guys ang aking individual thoughts sa mga products. So, overall, ano ba ang thoughts ko dito sa Hyaluu Aqua Plus line? Guys, it's a thumbs up for me. Like, if ever naghahanap kayo ng beginner skincare routine, okay na okay talaga to. Kasi it's very mild yet effective. And ayun nga, more on moisturizing and hydrating ang our skin, ang kanilang target, you know, like very basic. Very simple, yun na talaga yun. As in, straight to the point talaga siya. Like, yun na yung best na kaya ko siya i-describe. Straight to the point, like moisturizing plus intense hydration. Okay, moisturizing plus intense hydration talaga. So, yeah, that's it. Kung ano yung pinaka naging favorite ko, if ever na gusto nyong mag-try muna ng kahit isang product lang from Hyaluu Aqua Plus line. So, again, ang marerecommend ko talaga is itong Deep Hydrating Gel, my favorite. As in, favorite talaga. Hindi lang favorite dito sa Aqua Plus line or sa Hyaluu. Favorite product na natry ko ever. And then guys, after naman nun, ang next na gusto ko na marerecommend ko is the foam wash. Ayan. Kasi guys, gusto ko talaga yung feeling niya. Like yung cleansing without stripping the skin's natural moisture. Tapos very, very mild talaga. As in, hindi ako nag-breakout. Actually, sa kanilang lahat, hindi naman ako nag-breakout. Walang purging na nangyari. Of course, the last two products. So, the water cream and then the low pH cleansing toner. So, medyo angat tong water cream kasi sunscreen siya. Maganda naman talaga. But again, yung kanyang packaging, like, medyo hassle talaga for me. As in, parang ang kalat niya, gano'n. Then, ayun nga, ang next naman is the low pH cleansing toner. So, hindi naman siya pangit na toner, guys. It works naman. Pero, yeah, hindi lang ako na-wow. Perfect siya for the Aqua Plus line, but again, it's like an okay toner for me. But overall, talagang marerecommend ko naman ang Hyaluu Aqua Plus line. Like, I swear, nag-enjoy naman akong gamitin talaga sila. That's it guys for today's video. Sana naman nag-enjoy kayo. And of course, if you have any questions or suggestions, don't forget to comment down below and you know, do my very best to answer them. And of course, if bago ka lang dito sa akin channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. Follow me my social media accounts, Facebook page, I am Marta, Instagram, and TikTok. I am immortal. So, ayan na nga guys. So, sana naman safe kayo and I hope I'll see you soon again.